want to share a fact from Boytapang. Hi guys! So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood nitong video na to. So, before I end this video, I just want to share a fact from Boytapang, because nung time na nag-shoot kami nung kanyang house tour, napag-usapan namin kung kumikita na ba siya sa YouTube or kumikita na ba siya sa mga pinagagagawa niya, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, hindi pa. So, tinanong ko siya, eh bakit mo ginagawa yung mga ganong content? Tapos sabi niya sa akin, idol, ginagawa ko lang talaga lahat yun kasi para makapagbigay ko ng pera sa pamilya ko. Kasi dati daw nahulog siya sa parang niyog kasi pangarap niya talaga maging boxer. Tapos, nga dahil nahulog siya, parang nabalian yung dito niya, hindi na siya pwede maging boxer or hindi na siya ganun ka-fit to become a boxer. So, ngayon, yun, nag-e-enjoy din daw siya sa ginagawa niya ng pag-create ng mga videos. Although, aminin natin, nakakadiri talaga yung mga kinakain niya. Pero, kinakaya niya daw yun kasi nag-e-enjoy siya. And at the same time, alam mo yung ginagawa niya daw lahat para sa pamilya niya. Parang nagbabaka sakali siya makapagbigay ng ginhawa sa kanilang pamilya, because hanggang ngayon daw, guys, wala silang kuryente dun sa bahay nila. And sa totoo lang, nakakaawa talaga. Parang patawa-tawa lang siya sa video, pero sa totoo lang, nakakaawa siya. And yun, tinitiis niya daw lahat ng mga bash kasi para daw sa pamilya niya. Wala na touch ako kasi, sa totoo lang, eto personal experience ko lang ha. Hindi kasi kami, kami din, hindi kami lumaki na may kaya na. I mean, dumaan din kami sa hirap. Na-experience din namin yung wala kaming kuryente. Nakikikabit kami sa kapitbahay. Tapos nung nakita ko yung bahay nila, it brought back a lot of memories. At yun, na-feel ko yung struggle ni Boytapang. Although, karamihan sa atin lahat, we have the same motivation, diba? Ginagawa natin lahat. Although sa ibang paraan, ginagawa natin lahat for our family. Yun lang. Ang gusto ko lang iparating ay, sana wag natin i-judge agad yung tao without knowing the real reason why he's doing it. Yun lang, kasi hindi madali yung pinagdadaanan niya ngayon. Sobrang tapang niya sa mga videos niya, pero he's going through a lot din. And sobrang hopeful siya na, alam mo yun, makapag-earn siya para kahit papano yun nga, makatulong siya sa pamilya. Yung pagiging genuine ng reaction niya sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga magagandang bagay na nangyayari sa kanya ngayon. Diba? Despite all the bashes, talagang ini-ignore niya na yun. Kasi grabe, solid yung vision niya, solid yung pangarap niya. Nakafocus lang siya dun, bahala na daw. Pero yun nga, soon pag natanggap niya na yung pin from YouTube, tsaka ma-withdraw niya na yung pera. At ngayon kasi guys, laging nagtatanong si Boytapang sa akin kasi wala siyang masyadong alam sa YouTube. Nag-upload lang siya pero hindi niya alam yung pag-place ng ads, paano kumuha ng pera, mga ganun. Paano mag-request ng silver play button, mga ganun na technicality. So, nagtatanong siya sa akin, idol, paano to, paano yan, ganyan, ganyan. Kasi yung ginagawa niya lang talaga is nagka-create lang siya ng videos, tapos ina-upload niya. Tapos ngayon guys, alam niya yung randomly na nag-chat siya. Kasi binabalitaan niya ako na ganito na yung earnings niya. Idol, totoo ba to? Ganito ba to? Tapos ngayon, hindi pa niya nakuha yung first sweldo na sa YouTube. Tapos alam mo yung ramdam talaga yung saya niya guys. Kasi dahil sa views niyo, dahil sa panonood niyo, soon pag natanggap niya na yung pera, magkakaroon na talaga sila ng kuryente. Alam niyo yung ganun, sobrang saya niya. Sabi niya makakahawak na daw siya ng ganyang pera soon. Pero ngayon nga, wala pa siyang nare-receive kahit piso. Pero yun nga, nakalikom na siya. Andun na, nakikita na yung figure. So, ayun, sobrang happy ko for him. Yeah, so, ayun lang guys. Thank you so much for watching this. And I hope, please, huwag niyo po sana kayong magsawang supportahan si Boytapang. Or panoorin niyo lang yung mga videos niya. O kung hindi niyo kaya, i-leave nyo lang sa gilid. Alam nyo yung ganun, iwan nyo lang sa gilid, naka-play. Pero yan guys, maraming salamat. I hope na mas nakilala nyo si Ronnie or si Boytapang sa video na to. At yeah, I'll see you on my next one.
Bye!